Nakatawag nga itong si Moira dito kay Zoe. Hinihiling niya na si Zoe ay magmakaawa at tawagan ng kanyang ama na si Carlos upang humingi ng pera para magkaroon ng proteksyon laban sa mga tao na nakapaligid sa kanya. Sinabi ni Moira na pinahihirapan siya sa loob at kailangan niya ng pera bilang proteksyon. Samantala, itong si Zoe ay labis ang stress ang nararamdaman. Nag-aalala rin siya pati dahil si Dax ay unti-unti nang bumubuti. Gusto man niyang sabihin dito ko sa kanyang inang si Moira, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon sapagkat may problema din kinakaharap itong si Moira. Napakalaki ng problema nitong si Zoe. Tinatawagan niya si Carlos ngunit hindi nga agad sumasagot ito. Sinabi niya sa kanyang ina ang problema niya, hindi nga niya makontak itong si Carlos dahil hindi sumasagot sa mga tawag niya. Paano niya matutulungan itong kanyang ina? Samantala, hindi pa siya makakaligtas sa mga pang-aasar nitong si Justin. Napansin ni Justin ang mga kakaibang galaw nitong si Zoe na tila baga balisa at nawawalan ito ng ganang kumain. Sinabi ni Justine na talagang mawawalan ka na ng ganang kumain kung alam mo na na malapit ka ng makulong at malapit nang mabisto ang katotohanan. Hindi nakapag-control si Zoe sa kanyang emosyon, kaya naman sa sobrang galit niya, tinapon niya ang kape na daladala nga nitong si Luke sa kanyang damit. Samantalang itong si Justine ay kasing tapang ding ng kanyang ina at hindi rin ito pumapayag na maagriyado lamang. Kaya naman na nagtagpo na naman ang kanilang mga tapang. Tingpa nga nila ang kanilang ina kung mag-away. Parehas sa matapang, walang nagpapakumbaba. Lahat nagpapataasan ng ere. Hanggang saan kaya hahantong ang kanilang pag-aaway? Natitiyak kong kapag nagising na nga itong si Lolo Pepe ay hindi niya magugustuhan ang nangyayari sa kanyang paligid. Lalong gumugulo ang sitwasyon dahil magpipinsan ngunit magkakaaway. Ngunit lalong magugulantang sila kapag nalaman na nila ang katotohanan na si Zoe rin ang may dahilan kung bakit nahulog nga ito sa bangin. Kabilang banda, ngayong alam na nga ni Zoe ang sitwasyon ng kanyang ina, ay hahanap siya ng paraan kung paano ito matutulungan. Hindi siya titigil hanggat hindi niya matawagan ang kanyang ama na si Carlos. At nang magkaroon nga siya ng pagkakataon, dito nga niya sinabi. Ngunit si Carlos ay tumanggi. Hindi na siya makapagbibigay pa ng pera. Sinabi niya rito na unang beses na binigyan siya ng pera, ipinaabot niya ito sa kanyang attorney. Subalit ginamit niya ito bilang pagpatay kay Dax. Wala naman umano sa kanilang usapan. Ngunit umiiyak si Zoe dito sa kanyang ama. Hindi niya matiis na walang gagawin habang naghihirap ang kanyang ina sa loob ng kulungan. Pinaparusahan siya sa loob at kailangan niya ng pera. Tanging pera lang ang magiging proteksyon niya doon sa loob. Balit wala nang magagawa si Carlos sa kanyang anak. Dahil kapag ginawa na naman niya ulit ang pangalawang pagkakataon na pagtulong kay Moira, baka kung saan na naman niya ito gamitin at baka sa pagkakataong yun ay tuluyan na nga siyang madawit at madamay sa mga kalokohan nitong si Moira sa loob ng kulungan. Bagay na hindi gusto mangyari ni Carlos dahil gusto niyang pangalagaan at protektahan ang pangalan niya bilang isang doktor. Ayaw din niya na mawala ng lisensya sa ngayon. Ano kaya ang maiisip na paraan ni Zoe? Matutulungan kaya niya ang kanyang ina or mawawala na talaga ng pag-asa si Moira sa loob ng kulungan dahil sa pahirap na kanyang dinaranas dito nga kay Madam Lutos at ng kanyang mga kasamahan. Pakaabangan natin ang lalong umiinit at tagpo na abot kamay na pangarap.